Welcome to the evening of music, one night of one voice for one God. May we request everyone to please rise for the invocation to be led by Mr. Mark David and Ms. Daris Gloria Alvarez. Il Signore mi rende uno strumento della vostra pace. Lord, make me an instrument of your peace. Dove ci è odio, lasciarlo seminare l'amore. Where there is hatred, let me sow love. Dove ci è ferita, perdono. Dove ci è dubbio, dove c'è disperazione, sperare. Dove c'è l'erezza, illuminarsi. Dove c'è la tristezza, di gioia. Oh, divine master, grant that I may not so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love, as to love. For it is from giving that word we receive. It is in dying that we are born again. It is in dying that we are born again to eternal life. Il Signore mi rende uno strumento della vostra pace. Lord, make me. Il Signore. Remain standing for the singing of the national anthem. We may now be seated. For the welcome address, let us all welcome Mrs. Melissa S. Yema. Kagalang-galang na mga panauhin,
mga tagapaglingkod sa ubasan ng ating Panginoon. Mga mapapalad na nilalang na pinagkalooban ng ginuntong ang tinig at ang kanilang mga tagapagsanay. Mga kapatid, mga kapamilya at kapuso sa tahanan ng Diyos at mga kaibigang nakikipagdalang sa sentenaryo ng lungsod ng Batangas City United Church of Christ in the Philippines. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ang gabing ito na binansagang The Evening of Music sa ilalim ng temang One Night of One Voice for One God ay mula sa konsepto ni na kapatid Sunshine Pascua at Leo Quezon upang bigyang diin ang ekumenismo. Ekumenismo sa pamamagitan ng awit, samasamang pagpupuri sa iisang Diyos sa kabila ng iba't ibang sektang kinaaaniban. Kaya ang Iglesia Evangelica Metodista in Las Islas Filipinas o YEMILIF ng mahabang parang Batangas City, ang Batangas City Presbyterian Church, ang Iglesia Filipina Independiente o IFI ng Tanawan City, ang Immaculate Conception Parish Church ng Batangas City at ang Batangas City UCCP ay nagbuklod ng tinig ng kanilang mga koro upang magpasalamat sa Diyos kaugnay sa sentenaryo ng Batangas City UCCP. Sa pangalan po ng Batangas City United Church of Christ in the Philippines, malugod po namin kayong tinatanggap at pinasasalamatan sa inyong pakikiisa at pagdalo sa gabing ito upang makibahagi sa One Night of One Voice for One God Ecumenical Concert. Muli, marami pong salamat sa inyong lahat. For the opening remarks, we have the Chairman of the Executive Council of the Centennial Commission of UCCP Batangas City, none other than Ms. Belen V. Perez. A joyful greetings to all of you. In the name of our one Lord, one God, Jesus Christ. Tonight, we make a mark in the history of the Batangas City UCCP and perhaps also in the religious life of Batangas as a city. For never before had we had any ecumenical concert that bound our churches to sing and give glory to one God. We transcended religions and beliefs because we know that we are singing and lifting our voice to one God and to one Lord and Savior. So that tonight we celebrate not only the 100th year existence of the Batangas City UCCP, but we celebrate as one the ecumenical means of being one, in faith, in being one in service, in being one in serving one God through music. Music transcends all religions and all beliefs. Voices soar the skies to give glory to one God, and we live up to that expectation that to Him be the glory
and honor at all times. So perhaps at this moment, let us give this God a very loud round of applause. Thank you, Lord, for moments like this. At this juncture, I would like to repeat one of the writers who wrote, "When words fail, music speaks." Because music is in all languages, in all forms, with or without instrument, but it soars the skies to glorify one God. So allow me to thank not only God, in whose honor we give praise, but to the members of the various churches who joined hands with us for the celebration of this ecumenical evening of music. And to you, our friends and brethren, who have been with us and are with us to hear what music can do as it lifts us to the heavens and make us experience the sublimity of life. So we shall depart from this tonight with spirited souls, because we sung to His glory and to His, and give praise to the one God in one voice and in one song. A pleasant good morning, a good evening to all of you. We are privileged to have with us tonight the beloved wife of our dear Senator Manny Villar. Let us all welcome Congresswoman Cynthia Villar. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bago ako magsimula, ay nais kong batiin ang ating organizers this evening. Of course, si Ms. Belen V. Perez, the Centennial Commission Executive Directress of the UCCP Batangas City. Mrs. Presi Pascua, Secretary to the Chairman of the Board of Regents and Auditor of the Batangas City UCCP. Reverend June Welbueno, Administrative Pastor of the Batangas City UCCP. Reverend Sammy Samonte, UCCP Pastor. All the members of the UCCP Batangas City who are here, as well as the other churches who are participating this evening, friends, ladies and gentlemen. Siguro nagugulat kayo ano ginagawa ng asawa ni Senate President Manny Villar dito sa UCCP Batangas City. For your information, I was born a member of the UCCP. My grandparents founded the Muntinlupa Evangelical Church in Metro Manila, and I was a CCP since birth, member since birth. I was a member of the UCCP Muntinlupa Evangelical Church from birth till I was 12 years old. And in 1963, when I was 12 years old and studying sa Philippine Christian University, Union High School of Manila, my father was elected mayor of Las Piñas. So we had to transfer sa Las Piñas. Unfortunately, during that time in 1963, wala pong Protestant church in Las Piñas. So we became members of the Cosmopolitan Church of Manila. Doon nakilala ng aking mother, si Dr. Cirilo Rigos, and together they founded the first Protestant church in Las Piñas
the Las Piñas Community Church in Pilar Village. Since that time on, we became members of the Las Piñas Community Church in Pilar Village. So, kakilala ko po si Bishop Pascua, kaya siguro siya ang nagsabi sa inyo na imbitahin ako ngayong gabi to celebrate with you your centennial year. It's seldom that a church celebrates its centennial year. Kaya this is really a very historical and momentous occasion for the members of the UCCP Batangas City. I wish to congratulate all of you, and kasama noon ang wish na your church will be stronger for the next 100 years. So, in behalf of Senator Manny Villar and my family, congratulations, more power, and may we start the second phase of our lives with our Lord. Marami pong salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Let's get to know the UCCP Batangas City through this media presentation. Taong 1903, sinimulan ni Reverendo Dr. James Rogers at Pastor Monica Estrella ang kauna-unahang pananambahan at pangangaral ng Ebanghelyo sa kampo ng McGrath sa mga sundalong Amerikano at ilang mga Pilipino. Noong 1908, dumating si Candido Gonda, isang Presbiteriano sa Rizal, Bawan. Pinangunahan niya ang pagtatayo ng kapisanang Ebanghelyo sa Rizal. Ang mga unang mananampalataya ay sina Evarista Salcedo, Wenceslao Salcedo, Segundo Gonda, Tara Manebo, Jacobo Castillo, Hipolito Ani, Esteban Ilagan at Juan Alabastro. Taong 1908 pa rin ng ika-19 ng Abril, formal na itinatag ang kapisanang Ebanghelyo ayon sa mga tuntunin ng Presbyterian Church USA. Pinangasiwaan ng pagkatatag ni Dr. James B. Rogers, Pastor Monica Estrella at Pastor Guillermo Zarco. Noong taong 1910, pansamantalang nanambahan ang mga kaanib sa isang bahay. Gayunpaman, dumami pa rin ang bininyagan. Kaya noong 23 ng Setyembre, binili ang kamalig ni Ventura Dizon na nakatayo sa pag-aaring lote ni Mariano Arguelles sa kalye Disilang sa halagang 2,500 piso. Pinaganda ng mga kaanib ang kamalig upang maging lugar ng pananambahan. Taong 1940 naman, naging sentro ang kapisanang Ebanghelyo sa Batangas para sa pagpapanaganap ng pananampalataya sa lalawigan. Taong 1916, naakit ang maraming kababaihan na magsipag-aral sa Ellenwood Bible School para maging mga diakonesa. Ang mga unang diakonesa ay sina Arsenia Dinglasan, Marcela Padua, at Petronia Calatrava. Taong 1970 naman, ng 105 bagong kaanib ang nagpahayag ng kanilang pananampalatayang Ebanghelyo at sila'y bininyagan. Noong 1918, magkatuwang na sinimula ni Reverendo Marciano Evangelista at Chaconesa Graciana Marizon Evangelista ang gawaing ebanghelismo sa buong lalawigan sa tulong ng mga Amerikanong misyonaryo na sina Reverendo at Ginang Frederick P. Hansen. Sa masipag na pangasiwa ni Reverendo at Ginang Evangelista ay naitatag ang kongregasyon sa Inikbulan, Bawan at Sierra Alta Taal hanggang Lemery. Taong 1920 naman, ng 17 ng Oktubre, binili kay Ginang Montig, isang Pranses, ang lupang kinatatayuan na may sukat na mahigit 700 metro kwadrado sa halagang 3,000 piso. Nagbili ng baka at naghandog ng mga salapi at mga alahas na tulad ng hikaw, singsing at pulseras ang buong kapatiran upang maipatayo ang simbahan at mabayaran ang lupa.
Taong 1924 naman, si Ka Maria Sena, isang ebanghelikong hilot mula sa Nayo ng San Isidro, ang kinasangkapan upang magkaroon ng ugat ang ebanghelyo sa malalim. Naakit din ang dalagang mahusay bumasa ng pasyon na si Elena Ebora hanggang sa sumunod ang mag-asawang Anto at Asuncion Aledo na nooy kapapanganak pa lamang kay Catalina Aledo. Taong 1927 naman, pinagsimikapan ng mga itinalagang guro sa lingguhang paaralan ang pagmumulat ukol sa kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating buhay. Sina Dr. Curfate Ambida, Luisa Villena at Ginang Fausta Deliniana kasama si Jaconesa Graciana M. Evangelista ay matyagang gumawa ng iba't ibang pamamaraan sa pagtuturo sa mga bata, kabataan at matatanda. Taong 1929, pagkakaisa ng Presbyterian Congregational, United Brethren Churches at ng Kongregasyon ng United Church Manila. At noong taong 1930, sa ikalawang pagkakataon, muling itinayo ang iglesia at tinawag na Rizal Evangelical Church. Pinangunahan ng mga Presbyteriano ang mga gawain dito. Ang mga manggagawa ay sina Reverendo Marciano Evangelista at Reverendo Alipio Adalia. Taong 1933 naman, itinatag ang Kindergarten School sa tulong ng mga misyonerong sina Reverendo Dr. Benjamin Bollman at Mrs. Elsie Killer Bollman. Naging katuwang sina Jaconesa Evangelista bilang kauna-unahang guro. Maraming nagpaaral na hindi kaanib kaya't kumuha ng mga babaeng manggagawa at ito'y pinangasiwaan ni Ginang Norma Eversole. At ang ilan sa mga unang mag-aaral ay sina Aurora Evangelista at Belen Perez. Noong 1945 naman, naging aktibo si Lieutenant Marciano Evangelista Jr. sa kanyang mga gawain noong 1939, subalit hinuli ng mga sundalong Hapon at di na nakita. Taong 1948, noong 25 ng Mayo, ang United Evangelical Church, Evangelical Church at Philippine Methodist Church ay nagbuklod at natatag ang United Church of Christ in the Philippines. Taong 1948 pa rin, muling binuksan ang Kindergarten School at pinangalanan itong Hope Kindergarten School. Naging katulong ang mga nasipag-aral sa Ellenwood College of Christian Education na sina Rosalinda Reyes, Mimi Manalo at Linda Brignosa. 1948 pa rin, inilunsad ang Ministerial Scholarship Program bunsod ng maraming kabataang nagpahayag na pumasok sa ministeryo tulad ni na Rosie Makalalad, Mimi Manalo at Linda Brignosa. Taong 1969 naman, ipinagawa ang bagong pastoral sa halagang 75,000 piso. Ang bagong gusali ay two-story duplex type para sa pastor at jaconesa. Taong 1972, noong 21 ng Setyembre, idiniklara ni Presidente Ferdinand E. Marcos ang martial law. Ito ang ikalawang pagkatakot ng kapatiran matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig sapagkat sinupil lahat ang karapatan ng bawat Pilipino na nagnanais lumaban sa Hiremeng Marcos. At noong taong 1978, namulat ang kapatiran hinggil sa ekumenismo sa pamamagitan ng pagkakatatag ng Batangas Interfaith Fellowship. Taong 1979, binalak ng konsilyo ng UCCP Batangas City ang pagtatayo ng isang bahay-sambahan sa malalim bilang bahagi ng outreach program upang lalong mapasigla ang kapatiran at matugunan ang pang-espiritual na pangangailangan.
taong 1979 pa rin nang naitatag noong huling linggo ng Nobyembre at formal na pinasinayaan noong 23 ng Disyembre. Naipatayo ito sa dahilang higit sa nakararaming mga kaanib ng iglesia ng Taliba ay nasa dakong ito. Kaya, tinulungan ng kongregasyon ng Batangas City sa pangangasiwa ang nasabing iglesia. Ipinagkaloob ni Nicomedes Katakis ang 150 metro kwadrado lote na pinagtitirikan ng bahay-sambahan. Taong 1980, ng 27 ng Abril, naganap ang proyekto ng pagpapagawa ng kapilya sa malalim. Ito'y itinayo sa loteng ipinagkaloob ng magkapatid na Marcelina at Mauricia Ebora. Ang buong kapatiran ay naglaan ng humigit-kumulang na 45,000 piso sa pagpapagawa ng kapilya. At noong taong 1981, bunga ng ipinakitang koordinasyon ng UCCP Batangas City at ng Philippine Bible Society, inilunsad ang Ministeryo ng Pamamahagi ng Biblia sa Komunidad. Kaalinsunod nito, itinayo ang UCCP Christian Education Bookstore upang mahikayat ang mga Batanggenyo na magbasa ng banal na kasulatan. Taong 1982, pinasinop ang Ministerial Formation Program nang tulungan ang Theological Extension by Education o TEE Program ng STC. Maraming miyembro ang pumasok tulad ng mag-asawang Colonel Francisco at Doktora Gloria Alvarez, Gregorio Aguila at Catalino Samonte. Malugod na tinaguyod at tinulungan ng Iglesia ang programa sa pangunguna ni Reverendo Salvador Eduarte. Taong 1983 naman, ang Batangas Interfaith Fellowship ay naging Batangas Ecumenical Coordinating Council. Iniluwal nito ang ilang mga gawain ecumenical para makadaupang palad ang mga local churches at maging ang iba't ibang komunidad sa lalawigan. Nagkaroon ng Bible Reading Marathon, Symposia, Basic Ecumenical Course, Exposure and Community Integration, Community at Community Organizing. Taong 1983 nang binuksan ng Radyo Ministry Program ang bukas na aklat, ang kamalayan ng kapatiran sa buong lalawigan hanggang sa nasasakupan ng kumperensya. Tinalakay ang mga isyong panlipunan tulad ng human rights, land reform, vigilantism, pedophilism at ilang maiinit na isyu na nakaapekto sa buhay at pananampalataya ng mamamayan. Taong 1984 naman, nang magkaroon ng purok-purok Bible study sa Railroad Area, Dolor Area at Vergara Area sa pangunguna ni Bishop Eliezer Pascua. Taong 1985, nang simulan ang Medical Mission o Healing Ministry, aktibong gumampan ang mga medical practitioner ng Iglesia sa pangunguna ni Dr. Gloria Evangelista Alvarez upang bigyang pansing medikal ang nasasakupan ng komperensya at maging sa mga komunidad ng Batangas City. Taong 1986, bahagi ang Iglesia sa People's Power Uprising upang ipaglaban ang katarungan sa mga biktima ng pang-aabuso sa karapatang pantao at malawakang pagpaslang. Taong 1987, nang magsimula ang Integral Evangelism at buong tapang na hinarap ng Iglesia Lokal ang laban sa mga pedopilya, gayon din ang pagkalinga sa mga mangyan at street children. Maraming lumahok sa krusadang ito, kaanib at mga di-kaanib, sa pangunguna ni Reverendo Rock Castillo. Noong 1988, nang simulan ng San Isidro Worshiping Congregation at sa pamamagitan ng tao ng pulong ng STC noong 1988, ang kapatiran ng San Isidro ay kinilala bilang Worshiping Congregation. At taong 1989, pinasimulan ang pagpapagawa ng bahay-sambahan sa pamamuno ni Reverendo Jun Aguila at Ginoong Reynaldo de Castro
ng may-ari ang bahay-sambahan, ang unang panambahan ay ginanap noong 10 ng Hulyo, 1989. At noong taong 1990, muling pinasigla ang Junior Church Choirs and Chancel Choirs sa pangunguna ni Kapatid at Reverendo Magnolia Nova Mendoza. At noong 1991, nagkaroon ng Scholarship Fund and Foundation na binubuo ng Bishop Evangelista Memorial Scholarship, Roman Perez Memorial Scholarship, Julio Gutierrez, Liza Villena, Dr. Martha G. Acosta Scholarship Trust Fund at Sulit Trust Fund. Ang mga nagsipagtapos ay sina Catalino Samonte, Gregorio Aguila, Colonel Francisco Alvarez, Doctora Gloria Evangelista Alvarez, Rosy Reyes Makalalad, Mimi Manalo Lagat, Linda Brignosa, Melissa Samonte, Joel Chanco, Maximo Ebora, Ruel Garcia, Marlino Samonte, Magnolia Nova Mendoza, Arnel Fallier, Starlife Asi, Cora Masangkay at Ian Castillo. At taong 1993 naman, nagkaroon ng Community Church of Rizal. Noong 16 ng Marso, ginanap ang groundbreaking ceremony bilang pasimula sa muling pagtatayo ng Iglesia ng Rizal. Ito'y tinawag na Community Church of Rizal. Ipinagkaloob ni Soledad Gonda ang kabuuan ng kanyang lupain at inako naman ni Filemon Salcedo ang pagpapatayo ng bahay-sambahan. Taong 1996 nang sinimulan ni Reverendo Starlife Asi, Melissa Samonte at Dori Hega ang Junior Church. At taong 1997, ang Ictus ay nagsimula noong Oktubre 9 at pinangunahan ni Pastor Ruel Garcia noong siya ang Associate Pastor for Christian Education kasama sina Dr. Do Alvarez at Eileen Makalalat. Taong 1998 nang magkaroon ng Recognition of Elders at nagpupugay kami sa aming mga magulang na nagpunla, nagtaguyod at nagpayaman ng ebanghelikong pananampalataya. Sila ang dahilan kung bakit kami patuloy na naglilingkod at nagsasama-sama sa pagtataguyod ng buhay na may pasasalamat. Taong 1999, noong 28 ng Nobyembre, pinasimulan ang gawaing pang-ebanghelyo sa Kupang sa pamamagitan ng pagdalaw sa ilang miyembro mula sa Calaca, Batangas. Ito'y pinangunahan ni Reverendo Arthur Arcas. At noong taong 2000, noong panahon ni Reverendo Roberto Mendoza sa Batangas City, bumuo ng ministerial team sa Kupang na kinabibilangan ni Navinying Hega na team leader, Dori Hega, Haning Dimalibot, Ruby Castillo, Esther Andal, Ellen Chodoso, Mary Garcia, Aya De Castro at Amihan Asi. Taong 2002, noong 53rd pulong ng Southern Tagalog Conference, pinagtibay ang Community Church of Rizal bilang iglesia lokal ng UCCP. Taong 2002 naman, ang Tingga Team ay nagsimula noong 2002. Umabot ng 40 ang bilang ng mga batang dumalo, subalit paminsan-minsan ay umuunti rin dahil sa abala sila sa paaralan at gawaing bahay. At noong taong 2004, ng 20 ng Mayo, sa taunang pagpupulong ng UCCP Southern Tagalog Conference sa kahilingan ng UCCP Batangas City, ay kinilala ang San Isidro Worshiping Congregation bilang isa ng iglesia lokal. At noong taong 2007 ang kasalukuyan sa pagpasok ng taong ito, sinimulan ang pagpapaganda ng playground. Ginawa itong covered court at nilagyan ng bricks bilang flooring at sa ngayon, gamit na gamit ang playground sa mga church functions. Ito ay pinangalan ng Garden of Eden. Noong taong kasalukuyan pa rin, dala ng pagbabago ng teknolohiya sa taong ito, inaprubahan ang pagbili ng LCD at ito ay ginagamit
magpahanggang ngayon, hindi lamang sa panahon ng pananambahan, maging sa iba pang gawain ng Iglesia. At noong taong 2007 pa rin, sa pagpasok ng Hunyo, sinimulan na ang countdown para sa Centennial Big Event at naglungsad rin ng Flavors of the Month ang Bose. Layunin nito na hikayatin ang mga kaanib na maging aware at makilahok sa ating napakahalagang gawain. Puspusan rin ang pangingilak ng pondo at pagpaplano ng iba pang gawain ang Centennial Committee. At sa taong ito, puspusan ang paghahanda para sa Evening of Music. Makakasama natin ang iba't ibang koro mula sa iba't ibang iglesia. At narito po ang larawan ng mga bumubuo ng Chancel Choir. Narito naman ang larawan ng mga batang bumubuo ng Junior Choir. At pagkilala sa ating mga American missionaries na si Reverendo Dr. James B. Rogers, Reverendo at Ginang Frederick Hansen, Reverendo George William, Reverendo Edward Bell, Reverendo Benjamin, at Ginang Elsie Killer Ballman. Pagkilala pa rin sa ating mga naging Filipino pastors na sina Reverendo Monico Estrella, Reverendo Guillermo Zarco, Reverendo Simplicio Isabelo, Reverendo Alejandro M. Gube, Reverendo Marciano Evangelista, Reverendo Isagani Gube, Reverendo Samuel T. Casiano, Reverendo Noriel Capulong, Reverendo Maximo Ebora, Reverendo Henry Aguila, Reverendo Elizer M. Pascua, Reverendo Salvador Ramirez, Reverendo Rock Castillo, Reverendo Isagani Gube, Reverendo Arnel Fallier, at Reverendo Arthur Asi. Natatanging pasasalamat sa buhay ni Reverendo Marciano at Zakonesa Graciena M. Evangelista sa walang pagal na paglilingkod sa loob na 40 taon. Sa panahon ng kanilang paglilingkod ay lumago ang kongregasyon at lumaganap ang pangangaral ng mabuting balita sa lalawigan ng Batangas. Pagpupugay din sa buhay ni Mimi Manalo Lagat at Rosy Reyes Makalalag, pawang naglingkod bilang Diakonesa sa Iglesia at naging tagapangasiwa ng Hope Kindergarten School. At sa lahat ng mga mananampalataya ng UCCP Batangas City na nagpapatuloy sa sinimulang misyon ng ating mga magulang.